Ngayon nga kapatid ay inalabas na nga ng Eco Philippines ang kanilang line-up para sa paparating na ESL dito nga sa Jakarta, Indonesia, na kung saan kapatid ang isasabak nga nitong Eco Esports ay walang iba kundi eto nga sila JP, Outplayed, Zyda, Yawi, Sanford at Sanji. At kung ating titingnan kapatid, wala nga rito itong sila Carl TC at Benny Cutie, na kung saan ninais nga na lamang muna ng dalawang yan na magpahinga ng sagayon ang pagbabalik nga nila sa MPL Season 12 ay maganda nga ang kanilang ipakita dito, dahil syempre nakakapagod din kapatid yung mga international tournament nga na sinalihan nitong Eco Esports sa mga nakalipas na season, at nakuha nga nila kahit papaano yung mga kampyonato dito, lalong lalo na nga yung kampyonato dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Pero nung nakaraan nga kapatid ay nabigo itong Eco na makuha nga itong MSC title. Sana nagkaroon nga ng Grand Slam itong Eco sa mga kampyonato, dahil syempre nagkampyon nga itong Eco dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends, at nakuha pa nila itong kampyonato dito sa MPL PH. At matapos nga nun, inaasam-asam din ng Eco na makukuha ng mga itong MSC 2023. Pero hinadlangan nga sila ng Onyx Esports na nandito pa nga ang ating kababayan na si Kyrie, at na 3-0 nga sila sa knockout stage ng playoffs. Kaya naman matapos nga nun kapatid ay parang pinagpahinga nga ni Kyrie ang dalawang player ng Eco, at eto nga ay walang iba kundi si Carl TC at Benny Cutie. Sa mga nakalipas na season nga kapatid, si Carl TC ang pinagpapahinga yung mga nakakalaban niya, kagaya na lamang dito nga kay Demon Kite, dahil noong MPL Season 10 nga kapatid ay pinagtatrash talk nga ni Demon Kite itong si Carl TC. Kaya naman nang gigil nga itong si Carl TC, at nang dahil dito ay pinakitaan ni Carl TC ng tunay niyang bagsik itong ang si Demon Kite, nang ilaglag nga nila itong RSGPH sa upper bracket ng playoffs. At nang malaglag nga itong Eco sa lower bracket finals, ang nakalaban nga nila rito ay walang iba kundi itong RSG ulit. At muli, inilaglag na naman ng Eco itong RSG ng tuluyan. Nang dahil dito kapatid, inamin ni Demon Kite na nagpahinga talaga siya dahil nga sa nangyari. Kaya naman hindi nga natin napanood itong si Demon Kite pagsapit nga nitong MPL Season 11. At ngayong season nga na ito kapatid ang muling pagbabalik ni Demon Kite. Pero hindi nga kaagad agad magkakabalik itong si Demon Kite, dahil andito pa nga itong si Irad, na kung saan maganda nga ang kanyang ipinapakita rito. Pero syempre sa tamang pag-iinsayo lang ay makakabalik din si Demon Kite sa pagiging main 5 nitong ang RSGPH. Bukod pa nga dyan kapatid, isang core din ang nagpahinga matapos ngang talunin ni Carl TC. Ito lang naman ay walang iba kundi ito ngang si Irad. Pero short break lamang ang nangyari kay Irad, at aasahan nga natin ang muling pagbabalik ni Irad ngayong paparating na season bilang main 5 ng RSGPH. At mabalik nga tayo dito kay Carl TC, na kung saan this time naman kapatid siya naman ang magpapahinga matapos lang naman sila ma-3-0 nitong ang nila Kyrie, na hindi nga natin usual na nakikita dito nga kay Carl TC, dahil kapag may opportunity talaga dito nga kay Carl TC, lalong lalo na kapag international tournament nga yung pinag-uusapan, talagang sinasalihan niya ni Carl TC at hindi talaga pinapalagpas. Pero syempre maganda nga yan para dito kay Carl TC. Kinakailangan din ni Carl TC ng tamang pahinga, lalong lalo na may mga nagsasabi rin kapatid na di o mano hindi raw pabor kay Carl TC ang meta o bagong patch nga ngayon dito nga sa Mobile Legends. Baka marahil kapatid ay pag-aaralan pa ni Carl TC ang bagong patch na ito kung papabor ba sa kanya yung ganyang bagay. Medyo nakaka-burn out din kasi talaga kapatid yung tuloy nyo nga ang paglalaro dito nga sa pro scene, dahil syempre hindi lamang natatapos ang paghihirap ng isang pro player sa isang laban, kundi dito nga sa mga pag-iinsayo nila na madalas nga ay inaabot sila ng madaling araw para lamang makipag-scream sa iba't ibang koponan dito nga sa Mobile Legends. Pero syempre
ayon nga sa mga Indo fans nang makita nga nila ang lineup ng Echo Esports ay sinasabi nga ng mga ito kapatid ay may madadahilan na naman ang mga Pinoy kapag natalo nga itong Echo dito nga sa ESL. Baka nakakalimutan nga ng mga ito kapatid na malakas din talaga itong si Zyda bilang jungler nitong ang Echo. Kapag assassin nga ang pinag-uusapan, walang duda talaga kapatid na sobrang lupit din talaga ni Zyda na maglaro. At syempre magaling din itong si Outplayed dito nga sa pagiging gold laner na kung titingnan kapatid, hindi naman siguro magkakampyon itong Echo MDL team sa MDL last season. Dahil kahit papaano nga ay balagbag din yung ibang koponan na kasali nga sa Mobile Legends Developmental League ng Pinas. Kaya sa lineup nga na yan kapatid ay makikita natin ang bagong timpla nga nitong Echo at malay natin ba diba, mas effective yung ganyang lineup at magagamit nga yan ng Echo para sa susunod na MPL at yan ang ating aabangan para nga dito sa susunod na season. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay sinabi nga ni MOBAZINE matapos ngang magkampiyon syempre nitong Onyx Indonesia dito nga sa MSC 2023 na ang gusto niyang puntahan kung sakaling hindi nga siya makakakuha ng koponan dito nga sa North America ay walang iba kundi eto ngang Indonesia. Taluwas nga ito sa unang nasabi niya noon dahil ang gusto nga niyang puntahan ay itong ang Pinas dahil malalakas nga ang mga koponan dito. Kumbaga gustong gusto talaga ni MOBAZINE na pag-aralan nga ang meta ng Pinas at may apply niya ngayon dito sa North America. Pero ngayon nga kapatid ay kabaliktaran naman ang sinabi ni MOBAZINE at gusto niya na ngang pumunta dito sa Indonesia bilang isang player o di kaya'y streamer. At dagdag pa nga nito kapatid ay wala raw di umanong gustong pumunta dito sa Pinas. At bukod pa nga dyan, idinagdag din ni MOBAZINE kapatid na 40% daw ng mga nanonood in 7 days sa kanyang live stream ay walang iba kundi eto ngang mga Indo fans. Kaya naman, di umano kung sakaling lilipat nga siya dito sa Indonesia ay mas ma-hype pa nga ang kanyang mga content o kanyang mga live stream dito. Kumbaga nagiging wais lamang itong si MOBAZINE dito nga sa kanyang buhay dahil syempre bread of life na rin yan ni MOBAZINE. You wanna go to Indo or PH? Indo. Nobody really wants to go to PH. Nobody wants to go to Philippines, no offense. Way more money in Indonesia. And I have way more fans in Indonesia too. Bukod pa nga dyan ay mas hype talaga ang Indo ngayon kung ikukumpara mo nga dito sa Pinas na kung saan umunti nga ang mga nanonood dito sa MPL PH nang magbalikan na nga sa kanya-kanyang mga buhay ang mga tao matapos nga ang pandemic. Hindi kagaya dito sa Indonesia kapatid, tuloy pa rin yung mga hype moments nila doon kaya naman sobrang taas talaga ng engagement ng mga Indo fans dito nga sa MPL Indonesia. Kahit anong kuponan nga kapatid ay talagang sinusuportahan yan ng mga Indo fans lalong-lalo na nga kapag RRQ na ang naglalaro o di kaya'y itong ang EVOS Legends na kung saan ang dalawang yan ang may pinakamalalaking fanbase talaga doon sa MPL Indonesia. At usaping hype moments nga tayo dito sa Pinas na kung saan kamakailan nga kapatid ay naglabas itong si Coach Midnight ng kanyang rumor patungkol nga sa mga nangyayari para sa susunod na season. At ang huling rumor nga na sinasabi ni Coach Midnight dito ay happiness is back daw talaga dito sa MPL Season 12. Ano nga ba yung tinatawag nating happiness dito? Isa lang ang pumapasok sa ating happiness. Ito lang naman ay walang iba kundi yung mga trash token at syempre yung mga taunting nga na mga pro player dito nga sa MPL PH. Yung ganyang bagay nga kapatid ay nawala sa atin ng ilang season kaya naman wala ngang ibang inaabangan yung mga Pinoy fans dito nga sa MPL PH. Yung ganyang bagay nga kapatid ang nawala talaga dito nga sa MPL PH ayon nga dito kay Boss Dogs dahilan kung bakit pababa nga ang engagement nitong MPL PH na kung saan napansin talaga natin yung bagay na yan. At syempre pag nagbalik na nga itong mga hype moments dito nga sa MPL PH aabangan talaga yung mga laban.
naman. Kagaya syempre yung nangyari nga lalong-lalo na noong MPLPH Season 6 na kung saan kapag nagtatapat nga itong NXP at Execration talagang inaabangan ng mga fans yan dahil bago nga ang paglaban ng dalawang yan, trash token malala yung nangyayari dito nga sa mga players ng NXP at syempre dito nga sa Execration. Pero yung ganyang bagay nga kapatid ay trash token lamang at magkakaibigan pa rin ang mga ito sa totoong buhay. Kumbaga, part of the plan lang yan para ma-hype nga ang larong Mobile Legends dito nga sa MPL. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat